taong 1888, ang buong London ay sinakop ng isang misteryo. Sunod-sunod ang mga naging biktima ng kabi-kabilang patayan. At ang mga biktima ay pawang mga kababaihan at ang salarin ay nakatago sa pangalang Jack the Ripper. Pero sino nga ba talaga ang Jack the Ripper? Totoo ba ang kilalang bayani na si Dr. Jose Rizal ang Jack the Ripper? Yan ang aalamin natin ngayon, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang bansang London noong mga taong 1888 ay lobo ang populasyon dahil sa mga immigrant na pumapasok sa bansang London. Dahil dito ay nagkaroon ng kakulangan sa trabaho na nagsanhi ng pagtaas ng crime rate. Naging laganap ang pagnanakaw at maging ang pagpatay at pangkaraniwan na lamang ang pagbebenta ng aliw. May misteryo ng pagpatay ang lumaganap sa Whitechapel District ng London. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na Whitechapel Murders. Iisang tao lamang ang tinuturo na salarin sa serye ng pagpatay. Ang taong ito ay tinatawag na Jack the Ripper. Bagamat may ngalang binabanggit, pero hindi tukoy kung sino ang taong nasa likod ng Jack the Ripper. Ang Jack the Ripper ay may kakaibang estilo ng pangbibiktima. Ito ay kanyang ginigilitan sa leeg at maayos na tinatanggalan ng lamang loob. Ang mga biktima ay tinatawag na Canonical Five. Sila ay si Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes at Mary Jean Kelly. Bagamat marami ang nagsasabi na umabot ng 11 ang biktima ng Jack the Ripper, pero ang Canonical 5 lang ang kinukonsidera na biktima ng Jack the Ripper. May maayos at malinis na pagkakahiwa ang mga laman ng biktima, kaya iniisip ng mga investigador na ang Jack the Ripper ay isang butcher, dahilan ng isang malaking pagkakamali at pagkaligaw ng investigasyon. Patuloy ang pag-usad ng investigasyon hanggang mapagtanto ng mga investigador na ang salarin ay may alam sa anatomical at surgical knowledge. Kaya inisip ng investigador na isang doktor ang salarin. Sa sobrang benta sa panig ng media ang nagaganap na patayan, ay halos araw-araw ay laman ito ng balita na humantong sa pagkalat ng maling artikulo na nagpahirap lalo sa pagresolba ng kaso. Isama mo pa dito ang mga sulat na ipinapadala sa otoridad na may mga laman na maling impormasyon patungkol dito. Bagamat may mga sulat din naman na pinaniniwalaan na galing talaga sa Jack the Ripper, tulad na lamang ng Dear Boss, Sosyo Jackie at From Hell. Pero umabot itong halos 150 years bago malaman kung sino talaga ang taong nasa likod ng Jack the Ripper. Totoo ba na ang Jack the Ripper ay si Dr. Jose Rizal? Noong kasagsagan ng pangbibiktima ng Jack the Ripper, si Jose Rizal ay nasa London para isulat ang Successos de la Isla Pilipinas sa British Library. Dahil sa panahong iyon ay wala pang photocopy o xerox copy, kaya kinakailangan isulat ito ng mano-mano. Ginawa ito ni Rizal sa bawat araw mula umaga hanggang hapon, kaya walang makapagsabi kung ano ang ginagawa nito sa gabi. Samantalang Jack the Ripper ay gabi ito ng bibiktima, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Rizal ay lapitin ng mga babae. Samantalang ang Jack the Ripper, puro babae ang nagiging biktima. Si Jose Rizal ay ophthalmologist doctor. Samantalang ang Jack the Ripper ay pinaniniwala ang may alam sa anatomical and surgical knowledge. Kaya iniisip na isa itong doktor. Kung iisipin natin ang initial ni Rizal at Jack the Ripper ay parehong JR. Marami din ang nagsasabi na matapos lisanin ni Rizal ang London, ay nahinto na rin ang pangbibiktima ng Jack the Ripper. Pero basehan ba ito para isipin na ang Jack the Ripper ay si Jose Rizal? Dahil kung hihimayin natin ang istorya sa likod ng urban legend, ay malabong si Jose Rizal ang Jack the Ripper. Unang-una, totoong lapitin si Rizal ng mga babae at ang mga biktima ng Jack the Ripper ay puro babae. Pero kung iisipin, si Rizal ay kabilang sa mga lalaking pinaniniwalaan na ang babae ay minamahal at hindi sinasaktan, samantalang ang Jack the Ripper, ang mga babae ay pinapatay. Totoong doktor si Rizal, pero isang doktor sa mata o ophthalmologist, samantalang Jack the Ripper ay pinaniniwala ang surgical doctor. Magkaiba ang aral ng ophthalmologist sa surgical doctor.
Pero kung ibabase ang initial, maaaring parehong JR. Pero kung magbabase tayo sa pangalang Jack the Ripper, maaaring JTR ang magiging initial nito. Kung iisipin, totoong nasa London nga si Rizal noong mga panahong active ang Jack the Ripper sa pambibiktima nito. Pero kung hihimayin natin ang istorya, ang Jack the Ripper ay nagsimulang mambiktima noong April 3, 1888. Pero dumating si Rizal sa London noong May 24, 1888 at naniraan sa Beckett family sa 37 Chalcot Crescent sa Camden. Kaya masasabing malabong si Rizal ang Jack the Ripper dahil nambibiktima na to bago pa dumating si Jose Rizal. At hindi rin totoo na pag-alis ni Rizal sa London ay tumigil na ang Jack the Ripper dahil umalis si Jose Rizal sa London January 1889. Samantalang noong February 13, 1891 ay may pagpatay na inuugnay sa Jack the Ripper ngunit hindi sinasang-ayunan ng mga otoridad na ang Jack the Ripper ang may gawa. Ang Whitechapel District ay may malayong distansya sa Chalcot Crescent kung saan naninirahan si Jose Rizal. Kung susumahin, aabot ito ng mahigit 2 oras kung sasakay ka sa karuahe. Pero ang mga panahong iyon, madalang o masasabing wala nang masasakyang karuahe sa 10 oras ng gabi. Pero isipin mo, ang daming naging suspect pero hindi napabilang si Jose Rizal sa mga sinasabing suspect. Pero kung hindi si Jose Rizal, sino ang Jack the Ripper? Isa sa pinaniniwala ang Jack the Ripper ay si Aaron Konsminski, isang barbero. Dahil may testigong sinasabing nakita daw ito nakasama ng isang biktima bago ito mamatay, pero binawi sa kalaunan. Dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya, napawalang sala ito at namatay sa edad na 53 taong gulang sa isang psychiatric hospital. Ngunit noong 2014, si Russell Edward, isang negosyante na nagsisiyasat sa istorya ng Jack the Ripper, ay sumulat ng isang libro at nakasaad dito na si Aaron Konsminski ang Jack the Ripper. Ito ay pinagtibay gamit ang balabal ni Aaron Konsminski na nabili niya sa isang auction at pinasuri niya at nakitaan ng mga DNA ng biktima. Sa tingin ninyo, mahalaga pa bang malaman kung sino ang Jack the Ripper? Kayong alam naman natin na pinagbabayaran niya na ang kanyang kasalanan kung nasaan man siya ngayon. Makakaligtas ka sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, ay hindi ka makakaligtas.